Damian Lillard at Jason Tatum, unang dalawang NBA player na nanalo ng NBA Players of the Week. Pinangunahan nila ng parehas na 3-0 ang kanilang team na walang talo. Itong si Lillard nag-average ng 34 points per game, 5.3 rebounds and 4.3 assists. JT 34.7 points per game, 8.3 rebounds at 58% sa kanyang field goal percentage. Off to a great start, hot start itong dalawang player ngang ito. Itong si Damian Lillard kababalik lang sa injury at mainit na. Sabik na sabik yatang maglaro. Jason Tatum coming from a disappointment last year, natalo sa NBA Finals at ready ngang mag-revenge this season. 3 games mga idol, napakaganda ng average ng dalawang player ngang ito. At sigurado nga yan na maasahan pa natin na magpatuloy ngang ito. Itong dalawang player ngang ito sa kanilang mainit na shooting, pati na nga rin sa kanilang magandang paglalaro. At patuloy nilang pangunahan ang kanilang team sa pagkuha ng panalo. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang naging laban ng Brooklyn Nets at pati na rin ng Memphis Grizzlies kung saan nagwagi itong sila dya, 134-124. Si Ben Simmons mga idol, basura gaming nga na naman daw. Well, ang tinalalang naman niya this game is 7 points. Meron niya siyang 8 assists at isang steal in 28 minutes tapos na-fouled out pa. Hindi talaga maganda ang naging performance niya kumpara sa kanyang mga superstar teammates na si KD na may 37 points, 4 na assists at itong si Kyrie ay may 37 points din. Inaasahan si Ben Simmons na maging playmaker at makatulong din sa opensa at ngayon ay napakalayo nga nito. Hindi nga ganito ang inaasahan sa kanya. Pero maaga pa naman sa season kaya't hindi dapat nahusgahan itong si Ben Simmons at sa kanyang bad performances. For sure na matuturn around niya pa nga yan kapag medyo naging sanay na nga siya sa sistema ng team ng Brooklyn. At sa panghuling balita naman natin ay sa wakas, itong si Rob Pelinka ay mukhang kikilos na. Ngingiti na ang maraming Lakers fans sa balita ngang ito. Dahil nireport nga ngayong araw na ang Lakers nga daw ay expected to resume trade talks with Pacers and Jazz. Ang dalawang team na nung off-season pa ay kinakausap nila pero wala ngang nangyayari dahil ayaw ni Pelinka na ibigay yung dalawang picks nila. Pero ngayong nabigyan na ng sample itong si Rob Pelinka sa kanyang ang binuong team, ay mukhang nalinawan itong si Rob Pelinka na mali ang kanyang ginawa. Kaya nga babalik siya sa pakikipag-usap sa dalawang team ngang ito na may mga assets na makakatulong nga sa team ng Los Angeles Lakers. Si Buddy Hield, si Turner para nga sa Pacers, si Mike Conley, Jordan Clarkson para naman sa team ng Utah Jazz. So tingnan nga natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo kung ang pakikipag-usap ba ni Rob Pelinka ay magbubunga. Kung finally ba ay i-give up niya na ang kanyang pinakamamahal na dalawang first round pick ng Lakers. Ora, nga lang muli sila.